Hello, I'm Riel Casimero, 3-time world champion. Hello, POWCAST SPORTS. Hello to all world and hello to all my fans and hi to my opponent, Naoya Inoue. You are a monster, but me, I'm a real monster. But wait, my friend Inoue, you always pray to God na sana mag-ingat ka kasi maglalaban pa tayo. Abangan ko yung galaw mo. Boom! Boom! Pow! This is POWCAST SPORTS Podcast, hosted by POW Salute. At yan po ang mensahe ni Riel Casimero para kay Naoya Inoue dahil nga po sa pag-postpone ng kaninang laban. At napaka-sweet pala nito ni Riel Casimero at pinag-iingat niya ng mabuti itong si Naoya Inoue para huwag magkasakit. Dahil ang gusto niya, siya yung manakit dito kay Naoya Inoue sa darating na laban nila. Sana! At ngayon po ay na-postpone. At marami tayong balita, ha? Marami tayong pag-uusap, marami akong kukwento sa inyo. Kahit na walang mga sports event, kaya dyan lang kayo. Mga nasa listahan ko, Jonas Sultan, nag-birthday sa South Africa. Puros postpone na event, kailan ba babalik ang mga sports event? Kevin Durant, basketball player to, ha? Ay dinapuan din ng virus, MVP pa naman. At yung uncle ni Floyd namatay. Ano bang kinamatay at ano bang nangyayari ngayon? Bakit puro bad news? Good news naman tayo, may good news pa tayo sa listahan. Canelo Alvarez at Gennady Golovkin, magbabakbakan uli. Kailan? At kala ko may schedule itong si Canelo. At ito isa pambalita. Hindi ito sponsored, pero San Miguel Beer gagawa daw ng germ-killing alcohol. Nasa isip ko, bakit di na lang yung Ginebra or San Miguel Light ang gawa nyo ng germ-killing action para mas masaya? Marami pang ibang topic. Siyempre, sa podcast na ito, sa bandang huli or mamaya-maya lang, isasabihin ko na yung mga shoutouts kasi medyo matagal na ako hindi nagsha-shoutouts. Kaya relax lang kayo dyan, babanggitin ko yung pasensya na yung mga hindi ko mabanggit, ha? At magbabasa rin ako ng konting comment. At yung mga mababait dyan, ikaw, gaya mo, mabait ka. Nasa bahay ka, di ba? Dahil sa quarantine, usap muna tayo. Kung may ginagawa naman kayo, pwede nyo ihinto kung medyo may oras kayo. Kung wala naman, share nyo muna or i-bookmark nyo, save nyo muna dahil mahaba-habang usapan po ito. At medyo maganda-ganda yung tahla kaya natin ngayon, araw na ito. So uulitin ko, ha, sa mga naiinip jam, ito po ay podcast, mahaba-habang usapan, ilabas mo na ang alak at mani at tatagay na tayo. At kung sakali naman nagsasawa ka na sa mukha ko, pikit mo na lang yung mata nyo, pikit nyo yung mata nyo. O kaya kung nagsasawa ka sa boses ko, bakit nakikinig ka pa rin hanggang ngayon? Hindi ko kasi style yung gumamit ng clips, yung mga nakikita nyo may mga clips. Hindi ko style yung ganun, eh. Lalo na pag hindi ako nagpapaalam at hindi akin, hindi ko kukuha. So pag nakikita nyo yung video, usually po ako mismo yung kumukuha niyan. Dati kasi muntik na ako mawala ng Facebook at saka YouTube dahil ginawa ko yan, eh. Kumuha ako ng mga video at nasendahan ako. So siguro hindi lang ako marunong ng fair use policy. Kaya hindi ko na lang siya ginawa. So binago ko na yung style ko. Ganito na lang, mukha ko or kuha ko mismo. At as a matter of fact, para lang sa mga inyo, ha, itong YouTube channel ko or Facebook, bago na po ito. Nawala na po ako dahil nga po dyan sa issue na yan. Grabe, napakwento na naman ako. Pwede na ba ako sa radyo dahil ang dami kong sinasabi? Pero mas masaya dito sa YouTube para mas madaming makapanood at makapakinig. Salamat sa mga taga Boom Boom Pow ko. Anyway, ako po si Pow Salud and here comes the Boom Boom Pow. Sa mga oras na ito, ito po ang porsyon na papasalamatan ko ang sponsor na wala pa. So hanggat ngayon wala pa, wala akong papasalamatan. Naghahanap pa rin ako ng sponsor. Kung willing ka mag-sponsor sa aking podcast, babanggitin ko dito sa part na to. Pwede kang magpadala ng pera or pwede mo akong isend ng message para mapag-usapan namin, para magpainom ka naman, pare. May PayPal ako dyan, ha? Nasa description. Pag nasa YouTube ka nanonood, kung sa Facebook, sendan mo na lang ako ng message para makapag-usap tayo. Ang next schedule ko po, ha, dahil nga po sa virus, isa pa lang ang schedule ko na i-cover o pupuntahan ngayong April 27. Kung sakaling hindi makancel, nasa Bohol po ako. Doon magsasalbukan si Victor Berhel Vitor at si Ernesto Saulong para sa WBF World Featherweight Championship. Manonood ka ba? Sino mga taga-Bohol dyan? Sana hindi makancel, no? Taga-Bohol ka ba? Kung taga-Bohol ka, comment ka naman, pare.
Kaya yung virus, please lang po, virus, please go away, umalis ka na sa mundo namin. At nawawalan ako ng trabaho, nawawalan ka ng trabaho, nawawalan tayo ng trabaho, lahat yan tuloy. Puro podcast ang ginagawa namin. Okay lang, enjoy naman. Anyway, ito na po ah, ang mga masuswerteng isa-shoutout ko ngayon. At pasensya na sa mga hindi ko nabanggit. Ito lang po ang nakita ko. Ang maganda niyan, mag-comment kayo ng bandang umaga. Kasi sa bandang umaga ko, susubukan ha, susubukan kunin ang mga pangalan. Simulan na natin at banggitin natin ang mabibilis. Si Jesse Esguera, thank you very much. Rachel Aquino, Marlu Rojas, PJ Zablan, Jin Bulag TV, malamang malakas uminom ito. Lick, Moan, Albert, Dominic, Aguirre, Nathan Lee, Jeneline Estorba. Salamat sa laging panonood, pare ha. Or Jeneline, babae pala to. Noni Alcala, Jemmer Jan, Sumawan, Maxer, Agreto, Hagduhagdo, try ko ha. Titignan ko, balikan ko ha kasi sinulat ko lang eh. Dolan and Max Vibes. Ganda daw ng mga topic mo at sana mapansin. Oy, binasa ko yung nagkulang ko. Well, salamat pare. Kung may mga maisip kayong topic, send lang kayo ha. Dominic Ramos, Reynald Blaza, Jomari Tabugon, always watching the Bench Explorer Sports TV, new YouTuber. Good luck sa'yo pare. Jomari Tabugon, Likmoan Albert, salamat sa mga nagpa-shoutout. Thank you very much po sa inyong lahat, sa mga supporter po ng POWCAST. Salamat sa inyong binibigay na pansin sa akin. Unang balita na tayo ha. Unang balita na. At kung nandiyan ka pa, mag-comment ka. 6 minutes. Aba, mahirap sa YouTube na 6 minutes ha, mapaano mo ang mga tao na makinig pa rin. Pero at least, binigyan ko naman kayo ng ano, na mahaba-haba. Unay, anyway, ito na tayo. Una sa balita, Jonas Sultan, abay, IBU Intercontinental Champion na sana ulit. Pero, alam mo na, dahil sa virus, eh, na-cancel or na-postpone ang laban niya sa Africa. Problema, eh, nakalipad na ito. Kaya, dun sila, nag-tambay. Namasyal na lang siguro sila doon kung makapasyal sila. Pero ang balita namin, eh, birthday pala ni Jonas Sultan. Kaya happy birthday. Jonas, ang gawin mo pare, pabago mo yung box rec kasi December yung birthday mo dun sa box rec eh. Wala pang balita kung kailan marireschedule ang laban. Kaya relax lang kayo, hintayin lang kayo. Hintayin muna natin mawala yung virus. Siguradong lalabas ang mga balita. Kaya yung nagtatanong sa akin, huwag kayo paulit-ulit ng tanong. Dahil sa hintayin muna natin mawala yung virus kasi wala akong mabibigay na sagot sa inyo kung kailan magpapa-boxing ulit yung mga promoter. Same po yan sa lahat ng sport, sa lahat-lahat ha. Kaya kung gusto nyo ma-solve kagad itong pandemic, please lang po, public service ha, ulitin ko, please lang po, huwag lang po kayo lumabas ng bahay. Salamat po, please lang po. Araw-araw try natin gumawa ng ganito para ubusin ko na lang yung oras nyo at magkwentuhan na lang tayo lagi tungkol sa boxing or sports at kung ano man. Again, comment nyo kung meron kayong mga idea na gusto natin pag-usapan. Happy birthday din po pala sa aking kaibigan promoter na hindi ko alam kung kailan magpo-promote dahil sa nangyayari ngayon, si Arvin Bonfiel. Paano na yung next event natin dyan sa Kalbayog? Pangalawang balita na tayo. Pwede na? Pangalawang balita at alam ko kaya nandito kayo gusto nyong malaman kung ano na ba talaga ang estado at kalagayan ni Cuadro Alas sa Las Vegas. Oo, nasa Las Vegas si Jan Riel Casimero. Siyempre, alam nyo na na cancel ang laban niya pero alam nyo na na nasa, postpone. Nasa Miami sila pumunta ng Las Vegas at ngayon nasa Las Vegas. Sayang talaga, na-stuck sila doon. May virus din po doon kaya po hindi din sila makagalaw-galaw. Sinabi niya po niya na may daw ang reschedule pero sa tingin ko ha, baka posible pang maging June ito dahil nga po sa mga nangyayari. Alam niyo yung mga boksingerong nagtitraining, hindi lang si General, marami. Si ano rin, si Jerwin ng Kahas din, nag-training din yan ng napakahaba at yung mga mapopospone, napakahirap na bagay, napakahirap talaga yan. At sinabi na nga ni General, 126 na siya, so eksakto sana yan sa April 25, makukuha niya yung 118. Kaso yan ang naging problema. Gustong gusto pa naman sapukin ni General Casimero itong si Naoya Inoue. Sayang talaga pero ganun talaga eh. Mga laban, di lang po kay Jerwin, di lang po kay General, lahat na. Siguro yung iba dyan, okay lang, swerte naman si General, nasa Vegas siya. Matagal siya doon, nakakabakasyon siya. Ano mo ba na mahirap, sa hotel ka lang, aba, nakakulong ka rin doon. Kala mo ba makagala siya doon? Hindi rin, kasi syempre may virus din doon eh.
Oo, syempre matindi rin ang virus sa Amerika. Sa lahat naman eh. At kung iisipin nyo, makakapagsugal siya doon kasi quadro alas. Di po ah, di po ganun. Siya po ang sinusugalan. Siya yung tinatayaan. Kaya puro postpone. Kailan ba ulit babalik ang sports event? Yan ang pangalawang topic natin. Kailan ba babalik? Ang mahirap na tanong na parang wala pa makakasagot talaga ngayon. Buti pa, tanongin nyo lang ako ng ibang bagay actually. Tanongin nyo ako ng mas mahirap na pwedeng masagot. Gaya ng who invented boxing. Sige ah, meron bang nakakaalam dito kung sino nag-invento at saan galing ang boxing? Pause nyo muna kung gusto nyo mag-isip ha. Kasi sasabihin ko na sa inyo kung saan nagsimula ang boxing. Actually, the earliest evidence of boxing po, yung simula ng boxing, dates back to Egypt. Egypt. So, Egypt pala, kala ko, ano, bandang Europe. Anyway, sa Egypt daw, around 3000 BC. Matagal-tagal na rin palang may boxing, no? The sport was introduced also in the Asian Olympic Games. Ancient, ha? Ancient Olympic Games by the Greeks in the late 7th century BC. Matagal-tagal na ang boxing, kaya talagang maraming fans. Yung to, lolo ng lolo ng lolo ng lolo mo fans ng boxing. Anyway, yan po. Ang sagot ko, wala pa makakasagot kung kailan magkaka-boxing. Kaya yung mga schedule, lahat tentative. At kahit na may mga nag-a-announce na pag-uusapan din natin, tentative po lahat yan. Anyway, usapang basketball naman tayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo dahil isang sikat na NBA player na nagngangalang Kevin Durant, dinampuan din ng virus. Ito, napaka-healthy na mga basketball player. Ha? Apat din po or tatlo sa ka-teammate niya, apat sila lahat ang nadapuan at naapektuhan ng virus. Kahit na malakas sila, mas malakas ang virus. Mga athlete na ito, ha? Kahit athlete, hindi ligtas. Paano na kaya yung mga normal na tao na kagaya mo, kagaya ko? Ewan ko lang, special kaya yata eh. Pero ako normal, paano yan? Kaya yung feeling mo na malakas ka, feeling mo na maskulado ka, feeling mo na bata ka, malamang totoo yan. Pero mas malakas talaga yung virus, lakas makahawa, you know? Yung ano nga, yung senator nga ng Pilipinas, nahawa, ikaw pa kaya. Kaya isipin na lang natin long term, para isipin natin long term, parang public service na rin ito. At kung nakikinig pa, isipin natin long term para mabuhay tayo ng mas matagal, maghiwa-hiwalay muna tayo. Ngayon, para bukas, pwede tayong magyakap-yakap ulit lahat. Kinote ko lang po ang isang high-ranking official sa Canada. Kasi talagang nakakamatay ito. Sad man, pero ganun talaga ang buhay. Talking about patay, ha? Yung uncle ni Floyd Mayweather na trainer din niya, namatay na po. 58 years old pa lamang po. Alam mo, si Floyd Mayweather, dalawa na yung namamatay na close sa kanya. Yung nanay ng kanyang mga anak, tatlong anak, at ito nga pong si Uncle Roger Mayweather na trainer niya na 2 or 3 division champion. Bakit ba puros bad news ang nangyayari? 2020, please, good news naman po tayo. Anyway, ako na nga, magsasabi na ako, mag-switch na ako sa good news. Good news ha, Canelo Alvarez at Gennady Golovkin, at nagkasundo na po sila. Na maglaban uli, pangatlong laban, at alam ko maraming nag-aabang dyan sa laban na yan. Actually, yung laban na yan, medyo controversial para sa akin. Yung unang laban nila, tingnan ko nga yung date, 2017 yung unang laban, at draw. Yung pangalawang laban naman, majority decision para kay Canelo. Itong pangatlo kaya, kanino kayo? Ito isa sa parang talagang bakbakan of the century, bakbakan of the decade, century tuloy. Bakbakan of the decade, talagang dalawang magaling na boksingero na pinagtatapat sa boxing po. Maraming mga ganyan na fantasy matchup na hindi natutuloy, pero ito, tuloy na tuloy ang laban daw nila. Pero teka ha, teka, di ba may in-announce ng laban si Canelo kay Billy Joe Saunders? Actually, hindi pa na officially announced, pero it was already set na maglaban sila. May 2 sana, kaso na-postpone din. So, itong undefeated boxer na to na 29 wins ay nag-aabang ngayon. Ano ba ngayon mangyayari? Dahil nakipag-asundo si Canelo kay Gennady. Actually, ganito po yan ha. Manalo-matalo, tuloy ang laban ni Gennady at ni Canelo. Pero unang kakalabanin ni Canelo Alvarez ay itong si Billy Joe Saunders. May ito sana, so baka April
June ang laban nila at doon din po sana isasabay yung launch ng The Zone, yung global launching nila ng kanilang app na magiging available sa 200 countries including the Philippines. So kayo dyan, yung mga namimirata, kung may pera naman kayo, mag-subscribe na lang kayo sa The Zone and mapapanood nyo yung pay-per-view ng hindi kayo pa iba-iba, pahanap-hanap ng mga live stream. So, yun po, medyo parang ano lang ha, parang nakakabastos ba ito, pang-insulto ba ito kay Billy Joe Saunders, tingin nyo? Kasi, bakit daw nag-i-schedule kagad ng laban, eh, may laban pa siya. Ano sa tingin nyo? Anyway, ito yung sure nga lang na siguradong masasaya ang Pinoy ha. Ito suggestion ko lang ha. Kasi po napalitan, nabasa ko sa isang reliable sports portal na ang SMC daw, ang San Miguel Beer Corporation, ay gagawa ng kanilang alcohol na may germ-killing action. Alam nyo, ang hirap makahanap ng alcohol ngayon, ang hirap makahanap. At kung maglalabas ng stock ang isang grocery, eh, ubus kagad, minuto lang ubus na, segundo lang ubus na agad eh. Eh, may alcohol pa ba kayo sa bahay? Ito ang magandang idea ha. San Miguel Beer, kilala natin, San Miguel Corporation, kilala natin gumagawa ng mga alak yan. Sabi ko, suggestion ko, mas maganda siguro kung lagyan na lang ng germ-killing action yung mga iniinom natin na San Miguel Beer, Ginebra, maraming matutuwa niyan. At kung hindi nyo nabalitaan nyo ba yung ano? Yung lalaki na nagbumotorsiklo na nahuli dahil mataas yung kanyang temperature, ang palusot niya. Kasi nag-shot daw siya ng vodka at ayaw niya umuwi sa pamilya niya ng may germs. Sinigurado lang niya yung patay yung germs doon sa kanyang lalamunan. Kaya may vodka, kaya mainit. Ay, sus, Ginoo. Mga palusot ng tao. Nakalusot naman siya sa checkpoint. Kaso ang problema, pare, natigitan siya ng driving under the influence. Kaya anyway, SMC, sana Ginebra or San Miguel Beer, lagyan na lang natin ng germ killing para mas masaya, mas mahaba-haba yung inuman natin, lalo na sa panahon ngayon na wala tayong magawa kundi siguro isa dyan mag-inuman. So mas madali sa checkpoint, kasi paglasing ka, punta ka sa checkpoint, ibig sabihin safe ka na kasi may germ killing action yung pagkalasing mo. At siguro duwi mo lang San Miguel Beer yung iniinom mo. Tabaan ang utak ko. Pinapatawa ko lang kayo actually, kasi seryoso masyado ang nangyayari ngayon. Anyway, pahabol ko lang sa mga balita ha. Philippine Eskrima, Kali Arnis Federation President and Senator Juan Mig Zubiri ha. May ano na rin yan, may COVID-19. Inong isang araw lang nilabas niya. Tapos meron pa rin isang event na matutuloy na sports related, sports entertainment, WrestleMania. Alam ko marami pa rin mga wrestling fans sa Pinoy. Tuloy pa daw sa studio, pero ang pakiramdam ko baka mag-cancel din ito. At ang alam ko lang na hindi magka-cancel Pausalud, Powcast Sports Podcast, kasi wala naman akong choice kundi mag-podcast kasi hindi ako makagawa ng video, hindi ako makalabas. Usually lumalabas talaga ako para makagawa ng video. Ngayon wala, dito lang tayo sa bahay. At ganito na nga, ayun lang ngayon ginagawa natin. Anyway, mahaba-haba na to at ang target ko lang talaga 20 minutes. At salamat, at within 20 minutes, huwag nyo pala kalimutan ding manood ng exclusive interview ko. Meron akong exclusive interview ni Carl James Martin tungkol sa kanyang laban. Tinanong ko siya doon sa mga top bantamweight, sino ba yung gusto mong makalaban, at iba't iba pa mga tanong. Yan po ang mga balita ko ngayon. At sana nandiyan pa rin kayo. At ang gagawin ko actually ha, yung pinakabagong comments, titingnan ko kung merong comments na mababasa ko. At bago ko basahin yan, sabihin ko muna kay Emerson, Gamad, Pao, si Gabalio naman. Pao, si Carl James Martin, may girlfriend na ba siya? Wala pa pong girlfriend si Carl James Martin. Pwede ka pa mag-apply. Lalaki ka pala. Pwede pa mag-apply yung mga girls dyan. Pods, Dog Joe, Sir Magzayo naman, next na tawagan mo kung may title match na siya sa MP Promotion. Ako, actually, masasagot ko ito magkakaroon, pero hindi ko alam kung magkakaroon kagad dahil nga po kakasign lang niya at ang alam kong balita at sa huling pag-uusap dami ni Mark Magsayo. Pero tatry ko pa rin kausapin si Mark Magsayo. Siyempre, karoon muna siya ng isang level up fight ng title siguro, at ayun po yung lumabas, May sana or June. Tapos nun, yun na, baka pwede, depende sa kanyang performance sa kanyang unang laban sa MP. Pero ang alam ko, sa Amerika po ang sunod na laban ni Mark Magsayo.
virus is like Casimero ang pupuksa kay Inoue the monster. Teka, kung malakas yan si Casimero, malakas din si Inoue at lamang siya sa knockout percentage pagdating sa bilis. Aba, mas mabilis si Inoue. Pagdating sa diskarte, pareha silang diskarte. Pagdating sa talino, pareho silang matalino sa laban. Ngayon, postahan tayo pa usalud kay Inoue ako. Si Hubentino Olbes, pare. Iba, challenge na lang. Challenge. Hindi tayo pumupusta ng pera. Bad example sa mga followers ng mga bata. Anyway, papaalam na ako. Sana sa susunod na ating podcast, mag-usap pa rin tayo. At kung yung mga nag-request dyan na Joe Santisima, Mark Magsayo, Raymar Gabahalio, try natin kausapin sa susunod na exclusive interview at sa susunod na podcast natin. Schedule natin yung mga interview doon, ha. Kung meron pa kayong mga topic pala, mga boxer na kung sino man, atleta na gusto nyo ma-interview o gusto nyo mapag-usapan natin, message lang kayo, comment lang kayo. At papaalam na ako sa inyo. Siyempre, gusto ko lang ulit-ulitin na magpapasalamat ulit ako sa inyo. Patuloy tayo mag-entertain, magbibigay ng balita sa sports, lalo na sa boxing, at magsasabi sa inyo ng boom, boom, pow. Salamat po hanggang sa susunod na POWCAST Sports Podcast. Salamat. Goodbye, pare. POWCAST Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.